Sir, sir, kamusta po checkpoint ng mga tropa dito, sir? Yes po, no? Dito sa Jose Bad Santos, talaga po natin pinapatupad natin yung total lockdown. So, nakikita natin yung mga kapulitan, talagang kine-check isa-isa yung mga pumapasok sa Puerto Manila. So, alam naman natin na mga exempted lang yung mga pagdadala ng mga basic food services, yung mga health workers natin at mga other frontliners. Sir, sir, anong proteksyon ng tropa, sir? Sa mga nag-check ba dito? Paano nyo pinaproteksyon ng sarili nyo, sir? Okay po. So, talagang kailangan po may mga PPEs tayo. So, meron tayong face mask, meron tayong gloves. Opo. Hanggat maaari po, hindi na natin hinahawakan yung mga IDs nila. Titingnan na lang natin. Sir, kailan ba po kayo nagsimula mag-checkpoint dito, sir, sa ARPAPA, sir? Since Monday, March 16, start na tayo ng 24/7 checkpoint dito sa ARPAPA. Sir, how did they manning this checkpoint, sir? Paano, sir? Yung shifting ng mga tropa, sir? Paano, sir? Checkpoint is, of course, officer-led with a 15-man team. Ano? Then, kung makikita nyo dito, talagang meron tayong mga kasamahan dyan ng mga barangay Tanod, at saka may nandyan din po ang ating mga barangay Kagawad. Kung makikita nyo po, ano, ang mga secondary roads dito ay minamando na ng mga ating mga barangay Tanod, no? Yan yung mga major roads
yun po ang instruction ng ating kapulisan. Sir, I believe ilang araw ka pa lang, sir, bilang station commander ng Station 7, sir. Paano mo nagawang ganong kabilis lang, sir? Na-meeting mo, napulong mo agad yung barangay, sir? Paano pa? Opo, ang PS7 po ay meron tayong 77 na mga barangay captains. But we have 8 zones. So, miniting po natin ang isang bawat zona ng mga barangay na composed of mga around 8 to 12 barangay captains. So, ang objective noon para isa lang yung direksyon ng ating pupuntahan. Ibig sabihin, kung mahigpit ang barangay A, dapat ganun din sa barangay B, barangay C, barangay D. Dahil alam naman natin na ang Metro Manila is tabi-tabi ang mga barangay. So, ayun po. Sir, yung meeting na ginawa mo na yun, sir, yun yung naging dahilan, sir, kung bakit yung mga secondary roads ay sarado, sir. Opo, kung mababansin yung sarado ng barangay, sir. Yung Police Station 7, na nakabarikada na po yung mga secondary roads natin. At halos lahat po ng mga roads na yan talagang ay bantay po ng mga barangay tanod. Sir, baka may panawagan ka, sir, para sa mga residente ng Station 7, sir. Station 7, sir. So, sa Station 7 po, nihiling po natin ang ating kooperasyon at pati sa pasyon para masugpo natin itong NCOB. Hindi po biro ang pagkalat ng NCOB. Alam po natin sa ibang bansa, yung week 1 nila, 2 hanggang 10 lang, week 2, naging 300, week 3, naging 1,000 na, at week 4, 24,000 na. Actually, ayun po yung lagi natin binabanggit sa ating mga barangay, na ganun din ang Pilipinas. Nagsimula tayo sa 3, then umabot tayo ng 180, ngayon nasa 200 plus na po tayo. So kung hindi talaga po makikiisa ang bawat isa, baka po mangyari rin ang Pilipinas gaya sa ibang bansa na nahirap ng kontrolin ang paglaganap ng coronavirus. Sir, ano po ba ang guidelines o gabay sa inyo ni Yorme, tsaka ni bagong district director, ni General Miranda, sir? If by chance na nakapag-conference tayo kanina, sir? Opo, ganyan pa rin po, total lockdown hanggat maaari po talagang yung offline bandilyo ng ating kapulisan, patuloy po ron na pag-inform sa mga residente ng particularly ang Police Station 7, mga residente nito, na iwasan munang lumabas at manatili sa bahay para hindi na po kumalat ang virus na ito. Sa direksyon naman ng ating General Miranda, ang bagong district director ng Manila Police District. So, ganyan din po. Although, very busy ang kapulisan dito sa checkpoint ng mga NCOV, sa mga border security, pero hindi pa rin po natin pinababayaan natin yung anti-criminality campaign natin. Actually, for the past 2 days, nakita rin natin yung pag-decrease ng crime rate. However, meron pa rin po tayong nahuhuli na nagpapag-session o nag-sell ng mga pinagbabawal na paggamot dahil sinasamantala nila na kala nila ang mga pulis natin ngayon ay very busy sa NCOB. Checkpoint, sir. Pero hindi rin nila alam na tuloy-tuloy po rin po ang ating anti-criminality operation. Thank you very much. Sir, full name and designation, please, sir. Opo, ako po si Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III, the Station Commander of Jose Abad Santos, Police Station 7. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So, makikita po natin itong kahabaan ng Rizal Avenue, Arpapa. Halos wala nang dumadaan sa sakyan.